Welcome sa Wantamad Recap. Ngayon ibobood natin ang 2017 spy action comedy film na pinamagatang Kingsman: The Golden Circle. Spoilers ahead. Watch out and take care. Manners maketh man. Isang taon na ang lumipas mula noong nailigtas ni Eggsy Unwin at ng lihim na organisasyong Kingsman ang mundo mula sa pandemonium dulot ng neurological wave ni Richmond Valentine. Mula noon ay kinuha na ni Eggsy ang titulong Galahad ng kanyang yumaong tagapagturo na si Harry Hart at nakatira kasama ang Crown Princess ng Sweden na si Tilda. Sa kanyang pag-uwi ay tinambangan siya ni Charlie Hesketh, isang dating Kingsman trainee na nabigong makapasa para sa pagsusulit bilang Kingsman agent. Kinumpronta ni Charlie si Eggsy kasabay ng pagdating ng ilang convoy. Pinilit ni Charlie si Eggsy na pumasok sa cab nito na para bang may mahalagang bagay na kailangan si Charlie sa loob ng cab. Ngunit tulad ng inaasahan, agad umaksyon si Eggsy kaya nauwi sila sa pakikipaglaban. Sa kabutihang palad na gawang maitaboy ni Eggsy si Charlie palabas ng cab subalit naiwan naman ang cybernetic arm ni Charlie. Pagkatapos sinimulang habulin si Eggsy ng mga tauhan ni Charlie kaya humingi siya ng tulong kay Merlin na pasabugin ang mga humahabol, ngunit tinanggihan ni Merlin ang kanyang mungkahi at hiniling na magtungo muna siya palabas sa syudad ng London bago niya ipagkaloob ang kahilingang pasabugin ang mga humahabol na gang. Dark zone confirmed. Permission to fire. Dahil sa insidenteng ito, nagkaroon muli ng panibagong problema si Eggsy nang dumating ang mga pulis. Kaya naman sinabi sa kanya ni Merlin na lumusong siya pailalim sa lawa at dumirekta sa sikretong underwater bunker ng Kingsman. At dahil may nakatakdang date si Eggsy sa kanyang kasintahang si Tilda, wala siyang choice kundi dumaan sa madumi at mabahong imbornal. Gayunpaman, lingid sa kaalaman ni Eggsy at Merlin, ang naiwang cybernetic arm ni Charlie ay hinak ang server ng Kingsman sa pamamagitan ng computer sa loob ng cab ni Eggsy. Matapos silang magkita ng kanyang kasintahan, si Eggsy ay nagpalit ng damit at pumunta sa bahay ng kaibigan niyang si Brandon para dumalo sa kaarawan nito at iniwan ang aso niya kay Brandon dahil kailangan niyang pumunta sa Sweden para sa hapunan kasama ang pamilya ni Tilda. Samantala, sa isang talampas na napapaligiran sa kagubatan, isang babaeng nagngangalang Poppy Adams ang nakikitang nakikipag-usap sa dalawang lalaki. Si Poppy ay mukhang palakaibigan at palangiting babae, ngunit siya talaga ang leader ng pinakamalawak na drug cartel sa buong mundo na tinatawag na The Golden Circle. Ang kanyang mga kampon ay may trademark na gintong bilog na nakatato sa kanilang katawan. Ang dalawang lalaki sa kanyang harapan ay kanyang mga potensyal na kampon, kung saan pinapaalala niya sa kanila ang kahalagahan ng pagsunod sa kanyang mga utos. Pinaalala niya rin na ang kanyang utos ay hindi dapat questionin kaya para mapatunayan niya ito sa dalawa, kalmadong inutos ni Poppy sa kanyang magiging bagong alipores na si Angel, na ilagay ang kanyang partner na si Charles sa gilingan ng karne. Nagulat si Charles at Angel sa inutos ni Poppy, kaya sa mga puntong ito tumakas na si Charles, ngunit hinarangan siya ng robo-dog ni Poppy. Sinunod nga ni Angel ang utos ni Poppy kung saan kinailangan niyang isakripisyo ang kaibigang si Charles para patunayan lamang ang sinceridad niya na sundin ang utos ni Poppy upang ganap na makasali sa cartel. Good job! Dahil dito napatunayan nga ni Poppy ang katapatan ni Angel kaya malugod niya itong tinanggap bilang bagong kasapi ng Golden Circle at inutos na magtungo na siya sa salon sa harap ng restaurant para sa kanyang makeover. Kinabukasan, dumalo si Eggsy sa isang pulong kasama ang bagong leader ng Kingsman na si Arthur, Roxy aka Lancelot, Merlin, at iba pang Kingsman agent. Pinag-usapan nila ang pag-atake ni Charlie nung isang gabi, kung saan inihayag ni Merlin na nakaligtas pala si Charlie nang pasabugin nila ang microchip dahil sa nasira pala ni Eggsy ang nakatanim na microchip kay Charlie mula nang kuryentehin niya ito. Nabatid na si Charlie ngayon ay nagtatrabaho na sa isang criminal organization na hindi pa nila matukoy. Kung titingnan mula sa mga bangkay ng mga alipores ni Charlie na na-autopsy nila, nadiskubre ni Roxy na silang lahat ay mayroong pagkakatulad. Ang kanilang mga fingerprint ay tinanggal. Ang mga ngipin nila ay giniling at pinutol, at ang isang bahagi ng kanilang katawan ay may gintong bilog na nakatato.
iimbestigahan ni Merlin at Roxy ang bagay na ito, habang si Eggsy naman ay lilipad patungong Sweden para sa hapunan kasama ang Swedish royal family ni Tilda. Samantala sa ibang lugar, naglalakad si Angel sa salon ni Poppy, kung saan sinimulan nang tanggalin ang kanyang mga fingerprints, at ang mga ngipin niya ay giniling at pinutol, pagkatapos isang robot ang gumuhit ng gintong bilog na tato sa kanyang katawan. Matapos ang proseso, bumalik si Angel sa restaurant, at pinaghanda siya ni Poppy ng isang hamburger na may laman na gawa sa karne ni Charles na giniling kanina. Nag-aalangang kainin ni Angel ito, pero kailangan niya itong gawin upang opisyal na siyang matanggap bilang kasapi ng Golden Circle. Sa Royal Court ng Sweden, naghahapunan si Eggsy kasama ang hari at ang empress na walang iba kundi ang mga magulang ni Tilda. Sa tulong ni Roxy, at sa pamamagitan ng sopistikadong salamin ni Eggsy, madali niyang nasagot ang mga katanungan ng hari tungkol sa ekonomiya, panlipunan, pampolitika, at iba pa mga isyu. Gayunpaman sa parehong oras, matapos makuha ang impormasyon mula sa nahak na computer ng Kingsman sa pamamagitan ng cybernetic arm ni Charlie, agad inilunsad ni Poppy ang isang cruise missile na nagwasak sa headquarters ng Kingsman sa London na pinatay si Arthur at lahat ng ahente ng Kingsman sa buong Great Britain, kasama ang matalik na kaibigan ni Eggsy na si Roxy at pati na rin ang kaibigan niyang si Brandon, na nasa bahay niya noon na nagbabantay ng kanyang aso. Dahil nagtagumpay si Charlie sa kanyang misyon, binigyan siya ni Poppy ng bago at higit na malakas na cybernetic arm. Pagbalik sa London, nakipagkita si Eggsy kay Merlin, na buhay pa rin dahil hindi nakalagay ang address ng kanyang tahanan sa Kingsman Data Center. Ipinaalam din ni Merlin na ang lahat ng mga base ng Kingsman ay nawasak, at lahat ng mga ahente ay namatay, at dahil ito sa nahak ng cybernetic arm ni Charlie ang server ng Kingsman sa kotse ni Eggsy. Sa pamamagitan ng pagsunod sa Emergency Doomsday Protocol, dinala ni Merlin si Eggsy sa isang vault at nilagay ang ibinigay na medalya noon ni Harry kay Eggsy. Ngunit ang tanging nahanap lang nila dito ay isang bote ng whiskey, kaya nagpa siya silang inumin ito bilang paggunita sa namayapa nilang mga kaibigan. Nang maubos na nila ang alak, napansin ni Eggsy ang isang tala sa label na may nakasulat na distilled in Kentucky, kaya agad silang nagpa siya na magtungo sa Kentucky. Pagdating doon, pumasok silang dalawa sa pagawaan ng alak kung saan natagpuan naman sila ni Agent Tequila. Sa pag-aakalang sila ay nanghihimasok, nilabanan sila ni Tequila hanggang sa nagawa nitong patumbahin si Merlin at patulugin si Eggsy. Pagkagising nila, ininteroga sila ni Tequila, dahil paniwala nito na nagtatrabaho sila sa kalabang organisasyon, sa kabila ng pagsasabing sila ay mga Kingsman. Nakakabigla, lumalabas na si Harry Hart pala na pinatay ni Valentine sa unang pelikula ay himalang buhay pa. Nagbanta si Tequila na babarilin nito si Harry kung hindi sila magsasabi ng katotohanan, hanggang sa pumasok ang babaeng nagngangalang Ginger at sinabi kay Tequila na ang mga kwento ni Merlin at Eggsy ay totoo. Humingi ng paumanhin si Tequila at pinayagan ang dalawa na pumasok sa silid upang makausap si Harry. Nalaman nila na nakaligtas si Harry sa pagbaril sa kanya ni Valentine at salamat sa advanced technology ng Statesman. Ngunit kahit na ang kanyang buhay ay nailigtas, si Harry ay nagkaroon ng amnesia na malulunasan lamang sa pamamagitan ng pagbabalik-tanaw sa mga traumatikong pangyayari sa buhay nito. Umaasa si Ginger na sa pamamagitan ni Eggsy at Merlin, maaalala ni Harry ang kanyang tunay na pagkatao bilang isang Kingsman agent. Sumunod ay nakipagkita sina Eggsy at Tequila sa pinuno ng Statesman na may codename na Champagne, kung saan nag-alok ito ng suporta ng kanyang organisasyon na tulungan si Eggsy na ibagsak ang Golden Circle na sumira sa Kingsman. Napag-alaman ni Eggsy ang madalas na pakikipag-ugnayan ni Charlie sa dati nitong kasintahan na si Clara, kaya balak niyang puntahan si Clara para maghanap ng impormasyon tungkol kay Charlie at sa Golden Circle. Ngunit dahil si Tequila ay nagpakita ng kakaibang kondisyon sa oras ng pagpupulong kung saan bigla na lang siyang nagkaroon ng mga asul na pantal na kumalat sa kanyang katawan, kaya dahil dito pinalitan siya ng isa pang agent na may codename na Whiskey, na magiging katuwang ni Eggsy sa pagtupad ng misyon. Sa ibang lugar, sinubukan ni Merlin ibalik ang alaala ni Harry sa pamamagitan ng paglunod niya kay Harry sa loob ng silid, ngunit nabigo pa rin ito. Samantala, makikita sina Poppy at Charlie na nasa concert hall, kung saan dinukot ni Poppy ang sikat na singer na si Elton John at pinipilit itong pakantahin araw-araw upang aliwin siya. Ngunit napansin ni Poppy ang mga asul na pantal na kumalat sa katawan ni Elton kung saan sintomas ito ng mga produktong droga ni Poppy, kaya tinanong niya si Elton John kung saan siya nakakuha ng droga,
at tugon ni Elton na binigyan siya ni Angel. Balik kay Eggsy, bago silang dalawa ni Whiskey sumabak sa misyon, nagpaalam siya kay Tilda at binigyan naman siya nito ng aso bilang kapalit sa namatay niyang aso. Pagkatapos nagtungo na sila sa Glastonbury Festival dahil nakakasiguro sila na pupunta dito si Clara. Pagdating sa festival, nakuha ni Eggsy ang atensyon ni Clara. Ngunit sa parehong oras din ay napansin niyang marami sa mga bisita ng Glastonbury Festival ay may mga sintomas ng asul na pantal sa kanilang mga katawan tulad ng kay Tequila. Matapos suriin ito ni Merlin, lumalabas na ang mga sintomas ng asul na pantal ay nararanasan na rin sa buong mundo at naging isang trending topic pa sa social media. Dahil si Angel ay gumamit ng droga at binigyan pa si Elton, na mahigpit na ipinagbabawal para sa lahat ng alipores ng Golden Circle, inutusan niya ang kanyang robo-dog na salakayin si Angel at patayin. Nang tumakbo ang mga robo-dog kay Elton, hindi siya inatake dahil nakaprogram ang mga ito na si Elton John ay isang kaibigan. Samantala, nagtungo sina Eggsy at Clara sa isang tent kung saan plano ni Eggsy magtanim ng tracking device kay Clara sa oras ng kanilang pagtatalik. Pero dahil sa kaba, tinawagan niya si Tilda para magpaalam kung okay lang ba sa kanya na matulog kasama ang isang babae alang-alang sa misyon. Siyempre hindi ito okay kay Tilde kaya mula noon huminto siyang makipag-usap kay Eggsy. Matapos isagawa ang misyon, sinubukan ni Eggsy na makipag-ugnayan muli kay Tilda para humingi ng tawad at magpaliwanag, pero hindi na sinasagot ni Tilda ang telepono. Sa kabilang banda, si Tilda ay makikitang nagsisindi ng Chunky dahil sa galit at pagkadismaya kay Eggsy. Sumunod ay bumalik na si Eggsy sa Statesman Headquarter at sa wakas nagawa niya nang maibalik ang alaala ni Harry sa pamamagitan ng pagbabanta na babarilin nito ang isang aso na kahawig ng aso ni Harry. Matapos bumalik ang kanyang alaala, nakilala muli ni Harry sina Eggsy at Merlin, at ipinagdiriwang nila ang muling pagbabalik ni Harry sa isang bar kasama si Whiskey. Binigyan nila si Harry ng espesyal na salamin dahil nawalan siya ng isang mata pagkatapos mabaril ni Valentine. Dumating ang isang mayabang na cowboy at ininsulto nito si Harry kaya bilang tugon. Manners maketh man. Tulad ng inaasahan, hindi pa talaga gaanong nakaka-recover si Harry kaya kinailangan mamagitan ni Whiskey para tulungan siya. Manners maketh man. Makalipas ang ilang sandali, isang mensahe mula kay Poppy ang broadcast sa TV. Ibinunyag niya ang kanyang drugs na kinabibilangan ng mga karaniwang recreational drugs, at ipinakita niya rin ang mga epekto nito gamit ang kanyang mga subjects sa pagsusulit. Ang unang yugto ay ang asul na pantal, at susundan ito ng kahibangan na nagdudulot sa mga gumagamit na sumasayaw na parang baliw, bago sila tuluyang maparalisa, at sa huli ay dadanes ng kahindik-hindik na kamatayan kung saan ang kanilang mga mata ay puputok na may kasamang dugo. Subalit ipinakita naman ni Poppy na mayroon siyang antidote na ginamit niya kay Elton. Hiniling niya sa Pangulo ng Estados Unidos na wakasan niya ang digmaan laban sa droga at pagkalooban sila ng impunity at ang kanyang cartel na Golden Circle. Biglang nagpanik ang lahat lalo na't karamihan sa mga taong gumagamit ay nakakaranas na ng ikalawang yugto. Makikita ang Pangulo na gustong makipagnegosasyon kay Poppy. Gayunpaman, lihim niyang nilalayo na hayaan ang mga nahawaan na mamatay dahil mas gusto niyang mapuksa ang mga taong nag-aabuso sa droga. Lumalabas na ang pag-uusap nila ay na-intercept pala ng Statesman at si Champagne ay labis na nadismaya nang marinig iyang plano ng Pangulo dahil maraming tao ang naging biktima ng droga. Pagkatapos ipinaalam ni Ginger na si Clara din ay nahawaan ng lason at tinawagan nito si Charlie. Sinabi ni Charlie kay Clara na pumunta siya sa pasilidad ng Golden Circle na matatagpuan sa bundok sa Italia upang makakuha ng antidote. Nang malaman ang impormasyong ito, agad nagtungo doon sina Eggsy, Harry, at Whiskey kung saan nagawang menakaw ni Eggsy ang isa sa mga sample ng antidote. Nagulat si Clara kung bakit narito si Eggsy. Ang galit na si Charlie ay inutusan ang mga staff na habulin si Eggsy at kanyang mga kasama.
Nakarating sila sa isang cabin sa paanan ng bundok. Gayunpaman, hindi sinasadyang matapon ni Whiskey ang sample na antidote nang inatake sila ng mga alipores ng Golden Circle. Hinarap sila ni Whiskey ng mag-isa sa pamamagitan ng taglay niyang kahusayan sa pakikipaglaban. Samantala si Harry naman ay nagsisimula ng maghinala kay Whiskey na isa itong traidor at sinadya talaga nitong basagin ang antidote. Kaya naman binaril ni Harry si Whiskey sa ulo. Nalabis ikinagulat ni Eggsy na humantong sa kanyang paniniwala na hindi pa talaga tuluyang gumaling si Harry mula sa kanyang brain injury, at iniligtas nito si Whiskey gamit ang parehong teknolohiya na ginamit ng statesman na nagligtas kay Harry. Matapos nilang talunin lahat ng kalaban, iniulat ni Eggsy na si Whiskey ay binaril ng kalaban upang protektahan si Harry. Sa kabilang banda, nang malaman ni Charlie na nakipagtalik pala si Clara kay Eggsy, pinatay niya ito sa pamamagitan ng pagpapasabog niya sa pasilidad at upang maiwasan na rin maulit ang pagtatangkang pagnakaw sa mga antidote gaya ng ginawa nila Eggsy. Samantala, sa White House, nang mapansin ng presidente na ang kanyang chief of staff ay nakakaranas din ng mga sintomas, inutos niya na i-quarantine ang kanyang chief of staff sa isang stadium, kasama ang marami pang biktima, at hayaan silang mamatay doon. Pagbalik sa Statesman Headquarter, si Eggsy ay nakatanggap ng video call mula kay Tilda, at nalaman ni Eggsy na si Tilda ay nakakaranas din ng mga sintomas dahil sa paghit-hit niya ng marijuana. Sinabi ni Eggsy kay Tilda na mahal niya siya at nangakong ililigtas siya. Sumunod na eksena, sa wakas ay nahanap na nina Eggsy, Harry, at Merlin ang pinagtataguan ni Poppy sa Cambodia, na tinatawag na Poppy Land, at nagmadaling lumipad patungo doon. Habang nagmamasid sa lugar, hindi sinasadyang maapakan ni Eggsy ang isang landmine, ngunit isinakripisyo ni Merlin ang kanyang sarili upang iligtas siya at si Harry. Pagkatapos inabala ni Merlin ang mga bantay ni Poppy sa pamamagitan ng pag-awit ng kanyang paboritong kanta na Take Me Home, Country Roads. At nang lumapit lahat ng bantay, pinasabog ni Merlin ang sarili. Balik sa Statesman Headquarters, ibinalik ni Ginger ang mga alaala ni Whiskey sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya ng larawan ng namatay niyang asawa. Sinabi ni Whiskey kay Ginger na agad siyang paglaanan ng eroplano upang humabol kina Eggsy sa Cambodia. Samantala, matapos magbigay ng kanilang huling paggalang sa sakripisyo ni Merlin, walang takot na sinugod nina Eggsy at Harry ang base ni Poppy, kung saan nagawa nilang patayin ang lahat ng mga gwardiya na nakatagpo nila ng may solidong kooperasyon. Muling kinalaban ni Eggsy si Charlie, na lumakas matapos magkaroon ng bagong cybernetic arm, habang si Harry naman ay kailangang harapin ang dalawang robo-dog ni Poppy. Sa tulong ni Elton John, nagawa ni Harry na sirain ang isa sa mga robo-dog, at tinunaw naman sa pamamagitan ng gintong likido ang isa pang robo-dog. Sa huli, pinatay ni Eggsy si Charlie bilang paghihiganti sa mga kasamahang pinatay ng Golden Circle lalong-lalo na kay Roxy at Merlin. This is for Kingsman. For JB, for Roxy, for my mate Brandon, and for Merlin. Good night, bruv. Pumasok sina Eggsy at Harry sa restaurant para kumprontahin si Poppy. Tumanggi si Poppy ibigay ang code ng kanyang laptop na kumokontrol sa isang drone na maaaring magbahagi ng antidote sa buong mundo, hanggang sa turukan siya ni Harry ng hearing gilya na naglalaman ng kanyang nakakalasong droga. Sinabi ni Harry na nagawa ni Merlin na mas mapabilis ang proseso ng droga kaya mas mabilis siyang mamamatay. Ang nagdedeliryong si Poppy ay binigay nga ang code ng kanyang laptop na Viva Las Vegan bago tuluyang namatay sa pagka-overdose. Gayunpaman, bago nila maipasok ang code, dumating si Whiskey at pinagbantaan sila. Lumalabas na tama nga ang hinala ni Harry sa kanya na isa nga siyang traidor. Inihayag ni Whiskey na wala siyang pinapanigan sa presidente o kay Poppy dahil kumikilos siya sa kanyang sarili upang ipaghiganti ang kanyang buntis na asawa na pinatay noon ng mga drug addict na naging dahilan upang magkaroon siya ng personal na sama ng loob laban sa lahat ng gumagamit ng droga. Dahil dito isang matinding labanan ang naganap. Matapos matagumpay na mapatay si Whiskey, inactivate na nila sa laptop ang drone na maghahatid ng antidote sa buong mundo, at nailigtas ang lahat, kasama sina Tequila at Tilda. Matapos ang insidente, ang Pangulo ng Estados Unidos ay na-impeach at inaresto dahil sa desisyon nitong hayaang mamatay ang mga biktima.
Pagkatapos ang statesman ay bumili ng isang distillery sa Scotland para makatulong sa muling pagtatayo ng Kingsmen. Ang tech support specialist ng statesman na si Ginger Ale ay itinalaga bilang bagong ahente na papalit kay Whiskey. Nagtapos ang pelikula kung saan nagpakasal na si Eggsy at Tilda, at ang gumaling na si Tequila ay nagpasyang sumapi sa Kingsmen, na nagkaroon ng bagong tailor shop sa London.